Mga ka-taxpayer kong minamahal, pag-usapan ho natin yung mga nagawang pag-aresto ng ating National Bureau of Investigation sa napakadaming BIR officials. Isa-isayin ho natin sila sa araw na to. O, isang BIR officials ang naaresto ng NBI. Ito po yung news sa Remate Online. Ito po yung nangyari. Ha? Nangyari ho ito sa Ilocos Sur at ang naaresto ho ay si Cynthia Nunez. Ayan. Patong-patong ho yung kanyang kaso dahil caught in the act ho ito. Pag sinabi ho natin caught in the act, okay, inaiabot ho ng NBI agent yung pera na pambribe doon sa BIR official. So, tinanggap, nasa kanyang kamay. Ang tanong is, nasaan na si Cynthia? Okay? Bali-balita, mga ka-taxpayer kong minamahal, pwede ho ba mag-comment kayo kung nasaan na si Cynthia Nunez? Ang balita po namin, at hindi po ho namin ito nako-confirm, pakitulungan nyo po kami, mga ka-taxpayer kong minamahal, ay na-promote daw, na-promote at nailipat daw ng bagong RDO. Nakakalungkot na balita ho yan. So, isa po sa mga balita na gusto nating malaman, mga ka-taxpayer kong mahal, ito pong 2 BIR employees, 160 million po yung kanilang gustong matanggap na pera o corruption. Ayan, nahuli ho sila. Red-handed uli, ah. Nasa kanila ho yung pera. Ang pangalan ho nito ay Alfredo Pagbilao Jr. Ayan ho, nakasulat. Sa ano bang pinabasa natin? Headline ho ito ng Philstar. Ayan, Philstar ho. Ah. So, 160 million ho ito. At ang kasama ho niya ay Revenue Officer Agrippina Balestero. Nagtatanong lang po ang taong bayan, mga ka-taxpayer ko, kung pwede hong ma-interview si Secretary of Finance o at saka si Commissioner of Internal Revenue, ano ho ang ginagawa ho nating mga pamamaraan dito sa mga taong ito para hindi ho sila tularan. Ang bali-balita ho natin, ito po daw ay na-promote si Alfredo Pagbilao at si sino pang isa? Agrippina Balestero. Balestero, ayan. So, isa pa ho na nakikita ho natin dito, ayan, yung nahuli naman ng Presidential Anti-Corruption Commission, ayan po yung tatlong BIR official, at ito po ay nahuli sa, na-entrap ho sila at na-arrest si Arturo Buñol, si Gary at Anasio at Edgar Javier ng BIR Regional Investigation Division. Ayan po yung mga picture nila. Nahihiya ho sila kaya ayaw nilang ipakita yung mga mukha nila. Again, nagtatanong po ang taong bayan, ano ho ang nangyari sa kasong ito? Please paki-inform naman, pakilagay ho sa comment below kung ano ho ang nangyari sa kanila. At ini-invite ko again si Commissioner of Internal Revenue at ang ating Secretary of Finance kung ano ho ang update dito. Kung hindi nyo ho kayo makapagbibigay ng update, ilagay nyo ho sa news ng BIR o news advisory or media release ng BIR kung ano na nangyari dito sa mga taong nakasuhan ng NBI. Ay, nahuli ho ng NBI at ng PAGSI. Ayan po sila. So, please, interesado po kami sa mga ganitong sitwasyon. Ngayon po, para dun sa mga taxpayer na hindi nakakaalam ng BIR rules and regulation, nakasulat ho sa revised Code of Conduct ng BIR na pag nahuli ka automatically ng dishonesty, wala ka ng sweldo. Yung iyong mga benepisyo bilang empleyado ng BIR o ng ating gobyerno, tanggal na ho yan. Tanggal na. Hindi ka na pwedeng makapasok sa BIR. Pero ito nga, sinasabi ko sa inyo, ang nangyayari, napopromote pa daw ang mga BIR official. Ayan po yung rule. Pag na-dishonest ka, first offense, dismissal,
Eh bakit dito ho sa mga taong to wala ho tayong naririnig kung na-dismiss o hindi na-dismiss? Please mga BIR officials, paki-inform ho kami. Matutuwa ho kami kung maa-apply po ninyo yung ating batas ng tama. At para ho dun sa mga kriminal na nahuhuli ng BIR, okay? Hindi ko sinasabi na kriminal itong mga taong ito. Ang sinasabi ko, pag napatunayan ho ito ng korte na sila po ay mga kriminal, gusto ko lang malaman ng taong bayan, ano ho ang penalty. So, pupunta ho kayo dito, mga taxpayer kong minamahal, sa Republic Act 8424, at makikita nyo under Section 269 kung ano magiging penalty nitong mga taong to. Hanapin ko lang para ho sa inyo, ang 269, pag extortion po, mga ka-taxpayer kong mahal, ano kaya ang penalty? Ito po yung sinasabi ng batas pag nag-e-extort. Under Section 269, mapapansin niya, bababa ko lang, ayan, no? Under 269, penalty imposed on public official, every official, agent, or employee of the BIR na nagkaroon ho ng extortion. Ito po, oh, letter A. Extortion or willful oppression through the use of his office or willful oppression and harassment of a taxpayer who refused, declined, turned down, or rejected any of his offer, eh, baku, magpa-fine ho sila ng 50 to 100,000, ang sabi rito. At ang sabi rin ho ay makukulong ng 10 at 15 taon. At hindi na ho pwedeng pumasok sa anumang opisina ng ating gobyerno. Yan po yung batas natin. So, interesado po kami, sir. Na-i-apply ba ng BIR at ng secretary na-i-apply pa ng Department of Finance yung batas natin accordingly. Okay? Interesado po ang buong Pilipinas, interesado po ang lahat ng taxpayer dito sa ating nangyayaring ito. Ano po? Sana ay mabigyan po ninyo kami ng feedback. Hanggang sa muli, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life.